So dun sa mga transplant patients, saan tumutubo itong Dun sa ano, yung sa tumor. Native niyang kidney. Ay, yung ano. But may cases na nakita ko na dun sa transplanted. Meron pala. So, yun. Ah. Pero that's very, di naman yan common. Okay. Very rare yan. So ngayon, yung mga nagdo-donate, hindi ba tinitingnan muna kung may possibility sila or may genetic history ng cancer? Yung ang ini-screen lang naman sa kidney is kung ikaw magdo-donate, di ba? Mm-hmm. Kung healthy yung kidney mo. Mm-hmm. Yung pangangatawan mo. Of course, cancer is i-check din, but it's not so common naman kasi kaya hindi rin natin masasabi. Mm-hmm. Na i-check. Okay, so paano 'yun pag kunyari nagka-cancer yung kidney? Ano nangyayari? Okay. Usually kung operable, pwedeng tanggalin, pinapatanggal. Yun naman talaga yung treatment for renal cell carcinoma. Mm-hmm. Tatanggalin yung bukol. Kung sakaling hindi siya kumalat, yun na yun. Pabantayan na lang. Mm-hmm. Unless kumalat siya, kunyari pumunta siya sa lung, sa buto, sa liver, dun ka lang magagamot. Dun ka lang magtitreat. Ah, okay. So, ibig sabihin, pag tinanggal yung kidney na may cancer, okay na, wala na. Okay na. Radiation? Wala. Basta ha? Early stage pati siya. Pati chemo, wala na rin? Wala na rin. Basta okay. Maagang makita. Oh, okay. Bakit parang iba siya kaysa dun sa ibang mga cancer na sa ibang parte ng katawan na kailangan pa i-radiation, i-chemo? Kahit tanggalin na, katulad ng breast, di ba? Oo. Kasi sa kidney, ano siya, chemo-resistant. At saka radiation resistant, hindi mag-work. Ah, so wala rin effect. So what we do is like a biologic treatment. Mm-hmm. Dati kasi merong immunotherapy, immunologic, yung mga interferon, interleukin. Now, we have new medicine like your immunotherapy, yung pembrolizumab plus lenvatinib yan. Pwede mm-hmm. yan. Or pwede namang oral lang na pazopanib. Yung huli namin ginawang study is yung pembrolizumab plus lenvatinib. Mm-hmm. It's an immunotherapy at saka isang targeted treatment. Right now, we still have 2 patients ongoing at their 17th cycle of chemotherapy. Mm-hmm. Okay. So, okay naman sila. So, kung healthy yung kidneys mo dati, no, hindi ka nagda-dialysis, isa tinanggal dahil nagka-cancer, yung isa hindi natatanggalin yon? Yes. So, isa lang naman. So, magko-compensate naman yung natirang kidney. Lalaki ng konti para maganda yung sa filtration ng katawan mo. Pero babantayin pa rin siya. Kasi pero magbabantay ka pa rin. Baka mamaya sa kanya pala nalipat yung cancer cells. Pwede, pero medyo malayo. But pwede pumunta sa ibang parte ng katawan. Okay. Very common dun sa area ng pinag-operahan. O kaya sa buto, mm-hmm. or sa lungs, or liver. Okay. Kung ang tinamaan naman ng cancer, eh yung mga bumagsak mo ng kidneys, tatanggalin lang, ganun lang. Basta may bukol, kung kayang tanggalin, tatanggalin. Tapos iiwan na yung bagong transplant. Ah, hindi. For transplant, yun ang mahirap. Ano? Kasi pag the reason bakit ang kidney transplant is very high risk for any type of cancer, because these patients are immunosuppressed. So, mababa yung ano nila. Mm-hmm. Once, if you are immunosuppressed, yung mga gamot na nakaka-cause nun, then you are also high risk for any kind of cancer. Like mm-hmm. lymphoma, yung cancer sa kulani, yan, yeah. common yan. Renal cell, yung mga gano'n. Mm-hmm. Colon, breast. Usually, saan kumakalat? Kung kunyari mula sa kidney, saan ang kalat niyan doon? Most of the time, it's in the lungs. Ay talaga? Yung mga maliliit. Parang layo nun. Layo. Then usually, lungs ang nakikita namin. Talaga? Tsaka bumabalik siya dun sa mga kulani din, mm-hmm. dun sa area na malapit sa kidney. Mm-hmm. Okay. So, ano ang mga symptoms, Doc, para ma-determine nila if meron silang cancer sa kidney? Ang hirap kasi ng, usually, ang symptoms niyan is back pain. Back pain. So, dito sa likod, umiihi ng dugo. Mm-hmm. So, that's the most common. Umiihi ka ng dugo, magtataka ka. So, pag ganon, either you have a renal stone or mm-hmm. meron kang bukol. Kaya minsan ang mga pasyente, di ba, very important yung urinalysis. Yeah. So, kailangan magpa-check din kayo ng urinalysis niyo. That's the basic eh. Oo. Yun yung pinakamurang test na masasabi mo, may problema ba ako sa bato? Tuwing kailan ba dapat nag-urinalysis? Kahit wala kang nararamdaman. Wala kasing data on how often. But maybe we can do it like every 6 months as part of your, ano, check physical exam or check-up.
Mm-hmm. Anyway, pag nasa ano ka naman, 'di ba, sa nagtatrabaho ka. Yes. Merong yearly hinihingan ka ng ihi at saka yung poops mo, 'di ba? Mm-hmm. That's for business permit. Okay. So ngayon, kung kunyari after na matanggal na yung tumor o yung kidney na may tumor, pagkatapos sabi mo, Dok, hindi na naman ikikimo, hindi na radiation, gagamutin pa rin, may gamot pa rin iinumin? Kung stage 1 to 3, wala. Mm. Pero kung stage 4, meron. Oh, okay. Yun lang, yun yung gamot, yung immunotherapy, plus targeted treatment. Ang problema, okay, it's so expensive. Like, it would cost you around, kanina lang may pumunta sa akin, parang ang for an IV and an oral would cost you 150,000 a month. So that's how expensive the medicine. Meron din namang tableta, it would cost you mga 40-50. Mm-hmm. Kasi itong pasyente nagpunta sa akin, third line na niya. Oo, matagal na siyang nagkakamot. Mahirap pa rin. So ayun, mabot na siya sa third line. But now the guidelines would tell you first line ito na. Mm-hmm. Iba-iba. But of course, iba-iba yan sa mga nasa low middle income country tayo eh. True. Compared to all the guidelines na gawa sa first world country. So talagang we have to localize it. We have to maximize all our resources. Pero available naman ang gamot available dito. Available naman. Yung nga lang mahal. yun nga lang hindi siya PNDF. Oo. So ibig sabihin, kung hindi ka PNDF, hindi siya mabibili ng gobyerno. So wala ka makukuha sa mga health center, sa government? Wala. Ah, okay. Hindi ka makukover ng PhilHealth. Eh. Oh no. Talagang so that's one problem. Sariling sikap talaga. Oh. Kaya ano, out of pocket. Oh, compared to other countries na if you have a national health insurance that would cover it. Mm-mm. But we only have limited resources. Mm-mm. Pero you mentioned yung third line na, ibig sabihin do, ano to, gaano nakatagal ito na umiinom ng gamot? Matagal na, siguro years na. Pero kasi, kunyari, yung isang gamot niya, nag 2 or 3 years siya, nag-progress siya, another line na naman. Mm-hmm. Eh ngayon, nag-progress na naman. So, third line na siya. Mm-hmm. Pero, pwede ka makasurvive sa kidney cancer? Pwede. Especially if it's early stage. Okay. Pero kung metastatic, like stage 4, medyo mahirap. Magastos. Mm-hmm. Treatment mo, dire-diretso. Mm-hmm. So, until disease progression, hanggang you are responding to treatment, you continue the treatment. But, of course, other factors na pwedeng itigil yung gamot is one, yung toxicity. Mm-hmm. O kaya, parang, sometimes for stage 4, you have to ask the patient, ano ba ang goal natin? Very important yun. Ano ba gusto ng pasyente? For doctors kasi, it's very common na ibibigay ko to lahat. But in reality, the patient, ayaw naman na niya, di ba? So, you also have to consider all these factors. Mm-hmm. Is it very painful, though? Katulad din ba yan ng ibang cancer na masyadong masakit? Depende kung saan ang metastasis mo. Kung may metastasis ka sa buto or sa lungs, kung sa lungs, syempre, hirap kang huminga. Mm-hmm. Or may natirang bukol sa dun sa area na yon na may naiipit na nerve. Mm-hmm. Yon very painful. But yung iba, wala naman. Mm-hmm. Okay. Pag ba sinabing on remission, ano ibig sabihin? On remission is you control the tumor. Hindi siya active. Okay. Pero, ando pa rin. Oo. Kasi ang katawan ng isang tao, meron niyang precancerous, meron niyang isang way. Meron niyang isang, meron sa atin, sa genes or something na once bumaksak ang resistensya mo or nagkaroon ka, kagaya ng sigarilyo or alcohol, nagkakaroon ng insult, ito nag-active. May procarcinogen. Lahat tayo? Lahat. O, tapos ang kulit pa natin, no? Hindi lang sigarilyo, vape pa. Ayun, sa vape. Kasi we don't have any study about vape. Oo. We all know that it's pure nicotine. Which, yes. According to others, sabi nila, it's the combustion of the cigarette, eh. But mm-hmm. we still don't have any data about it. Pero meron isa atang case. Mm-hmm. Bata, puro vape lang, never smoke, but have a very pangit yung lungs niya. May cancer? Wala. Parang ganun ang lumabas. Ay, it's just... Oh my gosh. We don't have... wala pang data talaga. Oh, wow. Huwag na natin tayo maging data tayo. Mag-iisa sa mga data. Dahil napakahirap. Basta alam natin, chemical din yun eh. Yes, diba? Yung nandoon eh. Kaya anumang chemical, maaari po maka-harm. Hindi lang po sa yung mga usual na pinupuntahan niya, yung lungs, kundi pati pala sa kidneys natin. Yes. Pwedeng pumunta. Ang kinakain ba, Dok?
Nakaka-harm ba yun sa kidneys and can cause cancer? Yeah, it's part of the risk factor, oh, yung tinatawag natin metabolic syndrome. Mm-hmm. Diabetes, hypertension, yan. Tsaka high cholesterol. Yan. Mm-hmm. So, pwede mangyari kasi nga, it's a, you know, cancer is a chronic inflammatory condition. Yes. So, if you have more sa diabetes or hypertension or sa fats, pwedeng mangyari. Mm-hmm. Kaya ano talaga healthy living. Although, may mga healthy living naman pero nagkaka-cancer. Yes. It's because you have a family history. Iba naman yun. Mm-hmm. So, maraming pwede. May family history ka, lifestyle mo, age. Mm-hmm. You have to consider may mga mababago, mayroong hindi mo na talaga mababago. Hindi mo naman mababago kung saan yung family mo. Yeah. Pero may pamamaraan na ba ngayon, Doc, bukod doon sa family history, na malalaman mo kung may risk ka na magkaroon ng cancer? For high-risk patient, we have this hereditary testing. Okay. Not for renal cell. Gene testing? Oo, gene. Okay. But not for renal cell, but for breast cancer. Mm. So if you have a family history of breast cancer, kunyari ang nanay mo may breast cancer, yung nanay niya may breast cancer, the chance of you having a breast cancer is also high, like 2 to 3 times. Mm-hmm. In the US, they do the BRCA testing, mm-hmm. the same way where Angelina Jolie did the BRCA testing. That's also a test. Kaya rin siya nagpatanggal ng breast, diba? Yes. So yun ang kailangan pag-isipan. What if your mother is BRCA positive? Tapos ikaw BRCA positive, pero wala ka pang symptoms. Mm-hmm. Doon papasok yung genetic counselor. Papatanggal mm-hmm. ba natin 'to o itay natin or mag-exam ta breast examination mm-hmm. or diagnostic test na mas maaga. So yung pa lang sa lahat ng mga pwedeng tamaan ng cancer, ang pwedeng itest ang genes. Yes, but we also have the screening, okay, which is the plan of the government now for mm-hmm. for the DOH as the cancer control program is to more of the screening. Like for example, cervical CA, mm-hmm. you can test your HPV. Mm, yes, yes, yes. Yeah, so, for colon. Mm-hmm. Colonoscopy, or you can do your FIT test. Mm-hmm. FIT test is cheaper, like 300 or 400 pesos. Ano yan? Ininom yan, Doc? I-check lang yung poops mo. Talaga? Mm. Or colonoscopy. Meron pala ngayon? Pula sa poops? Sa lungs, it's not the standard of care, but for high-risk patient, like yung smoker, you can do your X-ray, di ba? Mm-hmm. Or a low-dose CT scan. Although meron ng mga ano ngayon na project ang mga NGO, mm-mm. they have this AI X-ray. Uy, i-X-ray ka kasi yung X-ray natin pwede mong sabihin na ano eh na TB ba to kasi common mm-mm. ang TB sa Pilipinas mm-mm. or lung CA. Mm-hmm. So what they do is when do the X-ray, they have this AI machine nagbabasa. Mm-hmm. Oh, hindi to TB. Mukhang lung. Mm-hmm. O may bukol. So what they do after that, they do a low dose CT scan, not the usual CT scan, but mm-hmm. a low dose CT scan. Now kung may makita, then you do a biopsy. Mm-hmm. Now when you do your biopsy, kung makita mo that this is malignant, edi pwedeng operahan yung pasyente. Mm-hmm. Early stage yun. Mm-hmm. So that's for lung. And then for prostate, you check your PSA ultrasound, but it's not the standard of care. Hindi naman siya talaga yun. But it's very useful for hepatitis, like the liver cancer. Very common yung, kaya we advocate hepatitis B vaccination. Yeah. So, yun. So, breast, of course, breast ultrasound.